Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. May Diyos ay mabuti. Binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Dito kami ngayon sa Galilee Mission Center. Isang kagalakan na nakakapag-stay tayo rito para manalangin at makapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay sandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. We give you glory, O Lord. We give you praise, O Lord. Salamat po sa inyo. Panginoon, lahat kami, lahat sa amin, anumang meron kami, anumang naranasan namin, anumang nauunawaan namin, lahat ay dahil sa inyo. Aming pag-asa, kaligtasan, buhay na walang hanggan, pagiging anak ay kaloob ninyo sa amin. Lord, salamat po sa inyo. We appreciate you. We thank you. Huwag po namin kakalimutan, Panginoon. Huwag po namin kakalimutan ang dakilang bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. Para pagka meron kami mga prayer requests na hindi pa natutugon, hindi kami magkakaroon ng anumang kalungkutan, anumang feeling na parang hindi niyo kami naririnig o ano paman, dahil nakatuon kami doon sa dakilang bagay na tinanggap namin mula sa inyo. Ang kaligtasan, ang pagiging anak, yung koneksyon, isang totoong relasyon, O Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya't salamat po aming Ama. At Ama, nadalangin ko po sa inyo na ang pag-aaral namin ngayon ay inyong basbasan. Anuman ang aming pinag-aaralan, dalangin ko po mangusap kayo sa inyong mga anak. Abutin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. At kaming lahat ay magkaroon ng kalakasan sa araw na ito. Fill us with your Spirit, O Lord. Amen. Amen. At hayaan niyo po lalo kaming sumigla ng sumigla at makalayo sa mapanirang sanlibutan na ito. Bigyan niyo rin kami ng conviction sa aming puso't kaisipan sakaling ang kaaway ay naririyan sa gilid at nanunukso, nangiinis, nagpapahina. Hayaan niyo makakilos kami by your power, makakilos na may tagumpay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Nasa Bible ko. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 po tayo. 1 Corinto. Tama ba? Chapter 4, verse 1. Sabi po rito, kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. Mag-focus po tayo doon sa katotohanang inilihim niya noong una. So, kahapon, pinag-usapan natin na ang mga lingkod ng Diyos ay mga ano yun, under rowers, no? mga tagasunod, tagasagwan. Ngayon naman, medyo may iba yung ating focus ng pag-aaral. Meron kasing nabanggit dito sa verse na ito. Sa verse 1, yung katotohanang inilihim niya noong una. Ano ba itong katotohanan na inilihim ng Panginoon noong una? Noong una, meaning noong Old Testament. Noong hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, ano yung pagkaalam ng mga tao tungkol sa kaligtasan sa mga bagay na naiintindihan natin ngayon. Salamat sa mga bumabati dyan. Mamaya, babatiin ko kayo at yung mga kaklase ng, sa klase ng pangalang klase ninyo? Ambassadors of Christ. Mga Ambassadors of Christ. Mamaya ay babatiin kayo ng inyong mga kaklase na naririto. So, pumunta po tayo sa saan tayo pupunta? Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Colossians chapter 1 verse 25 to 27. O yung lihim, yung katotohanan na inilihim ng Panginoon noong una. Ano itong lihim na ito na ngayon ay naiintindihan natin, ngayon ay nalalaman natin at ipinapamuhay natin. We are blessed. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit tayo blessed? Bakit? Kasi alam natin yung complete story. Nasa sa atin yung ano na nababasa natin.
Hindi lang yung tungkol sa lumang tipan, yung mga lingkod ng Diyos doon, pati yung nangyari sa bagong tipan. At alam din natin, no, for, to a certain degree, alam rin natin yung mangyayari sa hinaharap. Kaya we are so blessed, no? Purihin ang Panginoon. Verse 25. Colossians chapter 1 verse 25. Sabi po rito, itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi-Hudyo. 26. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi, pero ngayon ay inihayag na sa atin na mga pinabanal niya. This was not broadcasted. Hindi ito na broadcast ng pangkalahatan, no, na ipinaunawa sa lahat. Now, the prophecy is about Christ. Old Testament pa lang, nandoon na. Pero hindi ito naunawaan ng lubos ng lahat ng naroroon sa lumang tipan. Iilan lang yung merong kapahayagan ng tungkol sa Panginoon at sa kanyang pagliligtas. 27. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao, at ito ang lihim na plano, si Kristo ay sumasa inyo, at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. What is the secret plan? Jesus, ang Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya, no, magkakaroon tayo ng magandang hinaharap. Ano yon? Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Basahin natin verse 3 to 6. Efeso chapter 3, verse 3 hanggang 6. Epeso 3, verse 3 to 6. Sabi rito, gaya ng nabanggit ko sa sulat na ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. Verse 4, habang binabasa niyo ang sulat kong ito, malalaman niyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. 5, hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na spirito. No? Almost the same yung sinasabi doon sa Colossas at ngayon dito sa Efeso. Verse 6, at ito nga ang plano ng Diyos, na sa pamamagitan ng banal na ng magandang balita, ang mga hindi-Hudyo, tayo po yun, hindi tayo Hudyo, by birth, hindi tayo mga Israelita, mga hindi-Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo, at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Yun yung dakilang plano ng Diyos na hindi naintindihan ng mga tao noon. Ano yun? Na tayong mga hindi-Hudyo ay kabahagi rin pala dun sa pangako ng Diyos sa kanila. At yung kabuuan ng mga Hudyo na nasa Panginoon, magiging isang katawan kasama tayo. Now, bago ako pumunta kay Abraham, kasi kay Abraham nag-umpisa yung pangako eh. Bago tayo pumunta ron, basahin muna natin yung ano. Mateo chapter 13 verse 17. Mateo chapter 13 verse 17. Tapos mamaya Lucas. Mateo chapter 13 verse 17. Nagsasalita ang Panginoon dito ng talinghaga, ano po, sa mga tao tungkol sa the parable of the sower, yung naghahasik. Kasi ipinapaliwanag ng Panginoon kung ano maihahalin tulad ng kaharian ng Diyos. Tapos, umpisahan ko na nga sa verse 16, basahin. Sa 16. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. 17. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. Napakapalad ninyo, sabi ng Panginoon. Kayo, kasi
Maraming mga propeta at mga tao noong unang panahon, hindi nila nakita, ninanasa nilang makita itong nakikita nyo ngayon. Sino yun? Jesus Christ. Pero hindi nila nakita, hindi nangyari sa kapanahon na nila yung pagbaba ng Panginoon. Oh, ano pa tayo? Basa pa tayo. Luke 10:24. Lucas 10:24. Sabi po rito, sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig na nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. Amen. Hebreo 11:13. Hebrews 11 verse 13. Nagmamadali lang ako kasi meron akong gustong apuntahan, napakaganda. Verse 13. Ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya, no? Binabanggit yung mga nauna. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay, itinuring nilang mga dayuhan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Hindi nila natanggap yung fulfillment of the promise. Pero may hinagap yung iba sa kanila . May idea. Pero hindi nangyari sa kapanahunan nila. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Ito na yung huli, tapos magpapatuloy na tayo. Unang Pedro chapter 1 verse 10 hanggang 12. Sabi po rito, ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasiliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. So, may idea yung mga propeta noon. Pero karamihan sa kanila, hindi nila naintindihan ng lubos. Hindi nila nakita. They were looking from a distance. At ipinahayag sa kanila ng Panginoon, hindi yan sa kapanahon na ninyo. Hindi yan mangyayari sa panahon ninyo. That is for the future. Gaano ka, hindi naman malungkot, ano? Huwag natin tignan on a negative. Pero halimbawa, may sasabihin sa iyo, alam mo ba, merong magandang lugar doon. Papakita ko sa iyo, ganito yung mga pagkain doon, ganyan, daming palaruan. Tanong, ay talaga, pupunta po ba ako roon? Hindi. Pero ikaw magsabi sa kanila kung gaano kaganda yung mangyayari roon. Pero papatanaw ko sa iyo, may telescope. Ayun, tignan mo. Ayun, nakung ganda nga. Pero hanggang dito ka lang. Ang makakaranas noon ay yung mga sa mga susunod pa. Ganun yung naging sitwasyon nila. Nailihim sa mga tao noon. At yung kakaunting pinagpahayagan ng Panginoon ay hindi nila natanggap ng lubos. Dahil yun ay inilaan para sa kapanahunan natin. Kaya nga, we are so blessed, kaya ako sinabi sa inyo kanina nung umpisa, na mapalad tayo na naiintindihan natin ngayon. Naunawaan natin ang tungkol sa Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan. Now, balik tayo dun kay Abraham. Kasi yung plano na ito ng Diyos sa mga Hudyo, no, yung connection sa Diyos, nagkaroon ng, kumbaga, hindi naman turning point, ano? Isang malaking revelation nung tinawag ng Panginoon si Abraham at sinabi sa kanya na sa kanyang lahi, pagpapalain ang lahat ng lahi sa lupa, sa buong mundo. Pero nung nangangako ang Panginoon kay Abraham, listen, nung nangangako ang Panginoon kay Abraham at sinasabi niya, basahin natin yung pangako ng Panginoon. Meron kayong hindi mababasa rito. So huwag kayo agad magko-conclude, ha? Intayin niyo lang muna 'yung sasabihin ko, ha.
Huwag niyo ako una. Meron po rito kasi ano. Ang bilis mag-isip. Genesis chapter 12. Meron kayong hindi mababasa. Ha? Habang binabasa ko to, ano yung hindi nabanggit dito? Chapter 12, verse 1. Sabi rito. Oy, si Imelda nanonood. Melds, kumusta ka na dyan? We miss you. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Tapos verse 4, kaya umalis si Abraham. So yung promise dun sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, anong hindi natin mababasa doon? Anong hindi natin mababasa? O sa Genesis chapter 12, 1 to 3. Anong oras na ba tayo? O mahaba pa? Anong hindi mababasa sa Genesis 12, 1 to 3? Na nando doon, na plano ng Diyos yun. Nando doon, pero hindi... Oh, hindi malinaw sa kanila. Pero nandun. Ano po yun? Yung mga hintil. Yung, kung isasama na natin yung bagong tipan dyan, no? Kung yung pahayag ng Panginoong Jesus sa bagong tipan, ay ididikit natin dito sa Genesis chapter 12. Ganito magiging labas niyan, mga kapatid. Sa verse 2, magiging ganito yung labas niyan eh. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, maraming pagpapalain. Pagpapalain ko, magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. At kahit hindi mo kadugo, ay magmamana rin ng mga pangako na ipinapangako ko sa iyo ngayon. At kahit hindi mo kalahi, kahit hindi lalabas sa lahi ni Isaac at ni Jacob, sila rin ay magiging kabilang sa pamilya ko. Naiisa na, wala nang hintil, wala nang Hudyo, lahat ay iisa na sa pamamagitan ng aking anak na tatawaging Jesus na magliligtas sa sanlibutan. Kaya ikaw, naiintindihan nyo? Wala yun doon. No? Yung doon sa salita sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng lahi sa mundo. Tayo na yon. At yung kabuuan noon ay naipahayag nung dumating ang Panginoong Jesus. Can you imagine? Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo yan eh. Sila, binigyan sila ng pangako at nung dumating si Moses, binigyan sila ng mga kautusan na nagpapakita na sila'y may ugnayan sa Diyos. Palagi kong inuulit noon yan nung binabanggit natin. Yung kautusan ay hindi ibinigay sa kanila para magkaroon sila ng kaugnayan sa Diyos. Ulitin ko po, don't misunderstand. Yung kautusan ni Moises ay hindi ibinigay sa kanila para magkaroon sila ng kaugnayan sa Diyos. Kaya ibinigay yung kautusan sa kanila kasi, ano po? Kasi may ugnayan na sila sa Diyos. Kaya ibinigay sa kanila yung kautusan. Ano muna? Relationship first before the law was given to them. Ngayon tayo, nag-skip ng isang process. Nagkaroon muna ng kaugnayan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tapos yung kautusan, inikesan. Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo. Ano? Kailangan magpatuli muna kayo. Kailangan sumunod kayo sa mga regulasyon na ito. Pero ipinapahayag ng bagong tipa, hindi. We are as children of God as they are children of God. Kung papaanong sila na mga anak ni Abraham, lahi ni Abraham ay mga anak ng Diyos, tagapagmana ng pangako ng Diyos, tayo rin, hindi man tayo kadugo, pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Yun yung nailihim noon sa kanila na hindi nila naintindihan. Pero meron akong magandang balita sa inyo. Si Abraham naintindihan niya. Alam ni Abraham yon na mangyayari yon. His sight, yung paningin ni Abraham
ay hindi nakatutok doon sa kanyang lahi rito sa lupa at hindi doon sa lupang pangako. Ang kanyang kaisipan ni Abraham tumagos hanggang doon sa kalangitan. Basahin natin yung aklat ng Juan, John chapter 8, verse 56. John chapter 8, verse 56. Sabi po rito, kausap ng Panginoong Jesus yung mga pinuno ng Israel. Natuwa ang ama ninyong si Abraham, John chapter 8 verse 56. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakitang niya ito at natuwa siya. Now, this is for another topic, ano? Napaka lawak niyan, napaka maluwalhati niyan. Pero dito, the Lord Jesus was hinting to them. Kayo, ayaw niyong maniwala sa akin, ayaw niyong lumapit sa akin, gusto niyo ako ipapatay, ha? Kinakalaban niyo ako. Dahil ang ipinagmamalaki niyo, anak kayo ni Abraham. Di niyo ba alam? Si Abraham, kilala niya ako. He knows me. He knows my time. Alam niya na makikita niya yung kapanahon ko. At nakita nga niya, natuwa siya. He had a knowledge of this wonderful plan, this plan of salvation, this eternal plan. Alam ni Abraham to, kagalakan niya ito. Alam nyo, paano natin malalaman yan? Gaano katindi yung kaunawaan ni Abraham? Binanggit ko sa inyo kanina, nang mabilisan lang, ulitin ko ngayon. Yung kaisipan ni Abraham, hindi nakatutok doon sa lupang pangako. Yung kaisipan ni Abraham, tumagos hanggang doon sa kalangitan. Hanggang sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos na yung mga tao ay dadalhin sa kalangitan. Hindi doon sa lupang pangako lang. Oh, hindi yun sa Kanaan. Ang kaisipan at kaunawaan ni Abraham ay tungkol doon sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na dadalhin yung mga tao sa tahanan ng Diyos sa langit. Hebreo chapter 11. Kaya lang, nung panahon ni Abraham, hindi yata ito nabanggit. Hindi yata ito in-expose doon sa lahat. Pero tignan ninyo, ha? Ako'y naniniwala, there was a time na binabanggit ni Abraham ito sa kanyang mga anak. Mga anak ko, o Isaac, tandaan mo ito. At ituro mo dyan sa mga apo kong yan. Kasi bago namatay si Abraham po, isinilang na si Jacob at saka si Esau at si Jacob. Nakita na ni Abraham yon. 15 years na. 15 years old na yung kambal na si Esau at saka si Jacob. Bago pa namatay si Abraham. So he saw them. And I would imagine, tapos babasahin ko yung reference, maya-maya, na sinasabihan niya yung kanyang anak at yung kanyang mga apo, huwag kayong tumuon dito, ha? Ipinangako sa atin ng Diyos yung lupain na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon na dadami kayo, kaya lang dadalhin niya kayo sa isang lugar, mapapabilanggo kayo ron ng apat na henerasyon, pero ibabalik kayo ng Diyos rito at aariin natin ito. Pero huwag kayong mapokus dyan, ha? Kasi meron pa akong alam na isa pa. May kasunod pa rito. Ano yon? Yung lupa roon sa kalangitan. May bayan tayo doon. Inilalaan ng Diyos sa atin. Lupang pangako ito rito, pero Isaac, tandaan mo ito, ha? Huwag ka na magpatayo ng bahay na gawa sa ano? Sa bato. O, mamamatay ka rin na ano? Meron tayong tahanan doon. Nakaredy na. Alam ko yan. Ang Diyos ang naglagay ng pundasyon. Gano'ng kalalim ang pundasyon ng isang tolda? Ano yung pie? One feet? Ba, malalim pa yon, no? O yung ano, yung... Kaya imagine si Abraham, sinasabi niya, anak, alam mo ba yung pundasyon ng ano? I imagine this. At may verse ako rito. Yung pundasyon ng tolda, ganyan lang. Pero alam mo, may hinahanda na ang Diyos sa atin na bahay doon. Ang pundasyon, ang Panginoon na nagtayo. Okay, basahin ko muna. Ha? Hebrews chapter 11. Dito tayo sa verse 8. Tapos mamaya babasahin ko sa malalim na salin. Ha? Mas maganda sa malalim na salin. Hebreo chapter 11 verse 8. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos
na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niyang si Isaac at apong si Jacob, no? Kaya nga yung binabanggit ko sa inyo kanina, no? Napalagay ko ganito yung nangyari. Na-transfer yung kaunawaan na ito. Na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos. Sapagkat, verse 10, ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lunsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Amen. Oh, hallelujah. Hindi naintindihan ng mga propeta yan. Pero si Abraham, naintindihan niya yan. And there's a reason why naintindihan niya yung hindi naintindihan ng iba. O wag, ibang usapan na yun. Pero nakita ninyo, ang kaisipan ni Abraham ay hindi yung lupang panghako rito. Kaya kontento sila na nagtatayo ng pundasyon ng mga tolda. May ikli lang yun. No? May, o isang pie, 1 feet, ganyan lang. At ano. Pero habang can you imagine that? Habang naglalagay ng pundasyon sila, Abraham, ang nasa isip niya, meron doon. Anong klase kayang bahay yung naroroon? Kaya Isaac, huwag ka mag-alala. Kaya Jacob, aking apo, kayo mag-alala. May tahanan tayo doon. He knew. Alam niya. Yun yung nailihim sa mga tao noon. It changed them. It changed Abraham forever. Naiba yung kanyang pananaw. Itinuring niya yung kanyang sarili. Itinuring nung kanyang anak at nung kanyang apo yung kanilang sarili na dayuhan. Dayuhan. Now, punta tayo sa panahon natin ngayon. Yung mga tao na nakakaintindi nung layunin na ito ng Diyos na pag-isahin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at maging tagapagmana rin tayo ng mga pangako kay Abraham, makamtan natin kaligtasan ng Panginoon, maging anak niya at maging tagapagmana sa kalangitan, hindi sila natatalian ng mundong ito. May mga tao na Christians, nagsisimba, pero nakatali sa mundong ito, hindi nila naiintindihan yan. Kaya sa kanila, napakalaking deal yung kailangan maganda yung bahay ko, kailangan napakatibay, kailangan mamahalin yung lahat ng mga kailangan ganito. Kailangan may pinakamagandang sasakyan, maraming ganito, maraming mga lupain, ganyan. Nananalangin sila, they're praying to God to establish them on earth. Establish nyo kami, Panginoon, at doon sila kumukuha ng kanilang self-esteem. Oh, meron na akong ganito. Ah, meron na akong ganyan. Nakapag-aral na yung lahat ng mga ko. Nasa Panginoon, pero hindi naiintindihan yung kahulugan na nasa Panginoon. Dahil ang kanilang karangalan, ang kanilang kapanatagan, kagalakan, ay yung lahat ng makikita rito. Kaya nga yung pray ng pray, at ano ng parang, akin, dito. Pero yung talagang nakakaintindi nito, magkakaroon sila ng kaisipan na sila'y mga dayuhan lang dito. At ang kagalakan nila, ang kayamanan nila, ang self-esteem nila, ang kanilang identity ay hindi anumang bagay na naririto sa lupa. Ang identity nila at ang lahat sa kanila kagalakan, kalubusan, ay iniisip nila nando doon sa piling ng Panginoon. Ano pa ba ang mas matinding kayamanan kaysa dun sa maging kaisa ka ng Diyos? Ano pa ang mas matindi ron? Yung meron kang tahanan sa langit, meron pa bang tutumbas doon? Wala na po. Kaya nga, mga kapatid, ha, makita nyo, malalaman ninyo kung sino talaga yung nakakaunawa ng salita ng Diyos. Makikita nyo sa pagkilos nila, sa pagsasalita nila, how they conduct their lives. Hindi ibig sabihin hindi na sila nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila, bumubuhay sila ng pamilya, nagtatayo sila ng tahanan, pero malalaman nyo kung nasan talaga yung kanilang puso. Malalaman nyo kung nasan talaga yung kanilang kapayapaan. Meron silang contentment dito sa lupa. Bakit? Dahil lang talagang iniisip nilang kayamanan ay naroroon. Amen po ba? So kung may nanonood rito na ang lungkot-lungkot mo dahil hindi pa mo natatapos-tapos yung iyong tahanan, think,
Si Abraham, mayaman. Kaya niyang tumapos ng bayan. Kaya lang magpatayo ng isang, ano, isang, hindi lang mansion, isang compound. Dahil marami siyang tauhan eh. May higit 30 yung mga tauhan niya eh. Sa digma pa lang yun ha. Hindi pa kasama dun yung mga alipin na hindi magiging sundalo. Marami siyang mga ari-arian. Aba, eh tolda lang yung ipinatayo. Kasi ang nasa isip niya eh yung kayamanan doon. Ano ibig sabihin? Magpakahirap na tayo lahat. Sige, pastor. Oh, yan. Manok sana ulam namin mamaya. Eh, magtuyo na lang tayo, mga anak. Tiisin na natin. Sa langit na lang tayo kumain. Si pastor kasi. Mas mahal ba yung tuyo dito? Dito. O mag-Jollibee na lang tayo. Huwag na tayo mag-Jollibee. Mag-asin na lang tayo. Gusto niya ata ni Pastor Paul, mamuhay tayo ng para tayong busabos. No. Your thinking, your heart, ano talaga yung naiintindihan mo na ikaw ay kabilang sa Panginoon? You find your joy in Him. Yun yung kayamanan mo. Kaya makakakilos ang Panginoon sa iyo dito ayon sa kanyang layunin at madadala mo sa Panginoon yung mga tao kasi ikaw naliliwanagan ka rin, naiintindihan mo kung ano talaga ang kayamanan. Amen. No? Looking for a city that never dies. Ah, may kanta niya na. I'm looking for a city with a firm foundation, a home in the heavens not made by hands. Its designer and builder is the Lord of the heavens. He prepared it for me before the world began. I'm looking for a city. Amen? Yun yung lihim na, now, meron pang isa. Kaya lang, wala nang oras eh. Meron pang isa na nakaunawa nito sa lumang tipan. To the fullest extent. No, hindi naman to the fullest. No, pero yung kaunawaan niya, eh parang kagaya rin ng kay ano, Abraham. Bukas natin pag-usapan yan. Tayo'y manalangin at pasalamatan natin ang Panginoon na yung lihim na plano ng Panginoon ay naihayag sa atin ngayon. Hindi lang naihayag sa atin, pwede tayong mamuhay sa planong ito, sa kalubusan na ito. Ano yun? Na ang Panginoong Jesus, the central, yung pinaka-central ng lahat ng bagay na ito, ang Panginoong Jesus. At pagkatapos yung kanya espiritu na ipinahahayag sa atin, tumatahan sa atin, na sumisigaw sa atin, tayo'y anak ng Diyos. Tagapagmana ng kanyang kayamanan. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, purihin kayo, dakila kayo sa inyong walang hanggang plano na ito. Thank you, Lord. Sino ba kami? Ano ba aming nagawa, Panginoon? Ano ba credential namin na pwede namin maipagmalaki sa inyo para kami ay tumanggap ng mga dakila at walang hanggang pangako at gantimpala dyan sa inyong piling? Wala kami, Panginoon. Pero dahil sa inyong masaganang biyaya, kahit pa yung mga maliliit na bagay lang na nagagawa namin sa inyo, na kaya lang nga lang rin namin nagawa, eh dahil lang rin sa biyaya nyo na tinawag nyo kami at binigyan nyo kami ng tungkulin. Kung hindi nyo ginawa yon, wala rin kaming nagawa. At dahil doon sa ginawa nyo yon, may gantimpala pa kami na pwedeng asahan. Salamat po sa inyo, Panginoon. We give you praise, we give you glory. Mga pastor na nanonood ngayon, dinadalangin ko, O Diyos, bigyan nyo sila ng panibagong kapanatagan, kagalakan, kapayapaan sa katatayuan na ipinagkaloob nyo sa kanila. Na hindi lang sila tagapagmana, tagapagbalita pa sila, Panginoon. Tagapaghayag pa sila nitong plano ninyong ito, O Diyos. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Pinapasalamatan namin kayo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Tutuloy po natin ito bukas. Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ipag-pray ninyo ang Galilee Mission Center. Pinapagamit nila sa amin itong campsite na ito para manalangin at mag-aral nang wala pong bayad. Actually, may bayad dito para sa iba, 2,000 sa Taiwan dollars per day. Pero pinapapasok po tayo rito. Per person po yon. Napapasok tayo ng libre dahil mahal nila mga Pilipino. At sila yung mga lingkod rin ng Panginoon. Bati sa aking asawa, I love you nang. At si Evangel, si Wewe, at si Limuel. Ang kasama ko lang rito, yung isa kong anak. Dalawa na lang kami rito. Oh, welcome. Kumusta raw po? Lahat ng mga Christ Ambassadors. God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon.
Putulin natin yung ano, ayan po yung labas ng campsite dito. Oh. Mas maganda pa sa langit kaysa dito. Pero ayan po yung aso. Si Jigger. Ayan po yung sa gitna, ayan po yung anak kong pangalawa. Si Shaling. Ah, pangatlo pa. Pangatlo pa. God bless po sa inyo. See you tomorrow po.